doon sa ibang Cebuana, mga ka-Inday, sa ibang branch. So, ayan po, tinanong ko guys. At alam niyo ba mga ka-Inday, ng appris nila doon is 6,100 pesos. So, ibig sabihin mga ka-Inday, iba-iba talaga ang pag-appris mga ka-Inday. Iba-iba yung tanggap nila mga ka-Inday sa mga iba-ibang branch nila dito sa atin. So, kung gusto nating sangla, dapat po magtatanong muna tayo mga ka-Inday kung sino yung pinakamataas na dawat nila sa ano mga ka-Inday, sa kung magkano ang sangla nila mga ka-Inday. Kasi tingnan niyo sa akin, pina-appraise ko lang, pero grabe yung difference mga ka-Inday. 4,000 yung unang pa-appraise ko dito sa malapit na branch sa Cebuana. Tapos nung sunod doon ko sa medyo malayo mga ka-Inday, sa Cebu City ko talaga siya pina-appraise. Grabe, 6,000. Tapos sabi YouTube channel and the Ibs Vlog. Kumusta na kayo mga ka-Inday? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So for today's video mga ka-Inday, i-share ko sa inyo kung magkano po ang appraise ko po sa aking ring mga ka-Inday na 24 karat gold, pure gold po mga ka-Inday. So before ako mag-start mga ka-Inday, syempre gusto ko magpasalamat sa mga laging nanonood sa videos ko, sa mga subscriber ko, at saka sa new subscriber ko mga ka-Inday. So, thank you so much guys. So, if you haven't subscribed yet, so please subscribe, hit the notification bell, at piliin niyo ang all notifications para updated kayo kung may bago akong videos. So, ayan po mga ka-Inday, mag-start na po tayo. No, so, ito po mga ka-Inday. Tinry ko po siyang i-appraise doon sa Cebuana mga ka-Inday. Yung Cebuana na malapit dito sa amin. So, pina-appraise ko po mga ka-Inday. Sabi niya mga ka-Inday is 4,000 pesos daw ang tanggap nito mga ka-Inday. Itong ring ko na 24 karat pure gold. Pero mga ka-Inday, binili ko to sa Taiwan ng 6,000 NT dollar sa pera nila doon guys. Tapos hindi ako mapakali mga ka-Inday, so nag-try po akong magtanong doon sa ibang Cebuana mga ka-Inday, sa ibang branch. So ayan po, tinanong ko guys. At alam niyo ba mga ka-Inday, ng appraise nila doon is 6,100 pesos. So, ibig sabihin mga ka-Inday, iba-iba talaga ang pag-appraise mga ka-Inday. Iba-iba yung tanggap nila mga ka-Inday sa mga iba-ibang branch nila dito sa atin. So, kung gusto nating sangla, dapat po tatanong muna tayo mga ka-Inday kung sino yung pinakamataas na dawat nila sa ano mga ka-Inday, sa kung magkano ang sangla nila mga ka-Inday. Kasi tingnan niyo sa akin, pina-appraise ko lang, pero grabe yung difference mga ka-Inday. 4,000 yung unang pa-appraise ko dito sa malapit na branch sa Cebuana. Tapos nung sunod doon ko sa medyo malayo mga ka-Inday, sa Cebu City ko talaga siya pina-appraise. Grabe, 6,000. Tapos sabi niyang una is 4,000 mga ka-Inday. So grabe yung pagkakaiba mga ka-Inday. So yun po ang dapat ninyong gawin mga ka-Inday. Kasi yung iba sabi nila mura lang ang tanggap niyan dito sa Pilipinas, yung 24 karat. So, ang gagawin yung mga ka-Inday, dapat po
mag ano muna kayo mga kainday, mag tawag nito, mag tanong muna kayo mga kainday kung saan kayo maka kung saan yung mahal mga kainday, no? So ayan po mga kainday, dito po bagong bili ko lang ito mga kainday last year, so hindi pa ako maka makatubo nito mga kainday kasi bagong bili pa lang ito, mga siguro after 4 to 5 years mga kainday mayroon na itong tubo mga kainday. So sa mga bumibili ng gold mga kainday, huwag nyo kaagad itanong sa mga ahensya ng alahas kung magkano ang tanggap nila mga kainday, kasi sigurado ma-disappointed po kayo mga kainday, kasi pag bagong bili hindi kayo kaagad makatubo niyan, dapat aabot pa ng ilang taon pa para mayroon na po kayong tubo. So ay po mga kainday, ganyan po ang alahas, investment eh po siya, pero hindi kayo agad-agad maka ano ng tubo, no? Kasi yung iba, hindi tayo bibili niyang ano, kasi alahas, kasi konti lang ang ano niyan, sangla. Hindi po mga kainday, may tubo talaga sa alahas mga kainday, pero hindi muna ngayon, nung kakabili nyo lang, pupunta kayo kagad sa ahensya ng alahas, na magtanong kagad kayo kung magkano ang appraise ang taong tanggap nila. So hindi po ganyan mga kainday, dapat after 2 years mga kainday pataas, saka kayo mag-try na magtanong kung magkano po ang sangla po sa inyong jewelries mga kainday. Miski ano pong klaseng jewelries, 24 karat, 18 karat, ano pa naman karat yan, 22 karat, 14 karat. So yan po mga kainday. No, dapat po talaga itago nyo muna, huwag nyo kaagad isangla ang inyong alahas after, for example, bumili nyo ngayon, after 6 months, mga ganun, tapos i-ano nyo kaagad, isangla nyo kaagad. Siyempre, hindi pa yan, wala pa yung tubo mga kainday, after 2 years mga kainday, ganyan, 3 years, siguradong may tubo na yan, parang alkansiya lang mga kainday. No, kung bibili kayo ng gold, so tago nyo muna mga kainday, siguradong may tubo kayo niyan after how many years. So ayan lang po mga kainday for today's video, no, ang sinishare ko sa inyo. So thank you so much for watching, see you in my next vlog, bye.